Mula sa Davao, no? 30 years old, tama po ba? Edad po ninyo, Ma'am Margie? Opo, DJ. Okay. Sa edad ng 30, ano may paglingkod ko po ngayong puno sa iyo, ma'am? May problema po ba? Oo. Ako lang po sana digigil yung mga pinagdaanan ko po sa buhay. Oh. Alam ko sa edad mo na 30, marami ka ng pinagdaanan. Tubong ano po ba kayo? Anong province? Taga Davao Occidental po kami, DDGL, pero dito ako sa Davao nagtrabaho ngayon. Mm-hmm. Davao City mismo? Occidental po. Occidental. Oh, sige. Oh, kita ko, napakaganda mo, napakakinis. Pero ano po ma'am, bigo po ba sa pag-ibig? Ma'am Margie? What? DDGL. Kasi... share ko lang po kasi nung namatay po, nagsimula po namatay yung papa ko nung 5 years old pa lang po ako, DJ. Ah, bata pa, oo. Ba't po namatay? Kasi lasinggero po, DJ. Nakainom po ng lason. Ah, imbis na alak yung iinumin niya, lason yung ininom? O dahil sa sobrang kalasingan niya, nadampot niya yung yung gamot sa palayan? Hindi po para daw sa kanya sana yung DJ, pero siya po yung nakainom kasi nilagay po sa alak DJ. Sinadya na lasunin po ito si tatay mo? Parang ganun siguro, DJ. Sino po yung suspect? Sino yung gumawa ng ganun mo? Yung nagpatagay sa kanya ng ano? Lason? Hindi po namin alam, DJ. Mm. Okay. So, the time, 5... Ilang kayong magkakapatid, ma'am? 11 po, DJ. Pang ilan po kayo? Ikaw? Pang 8 po, DJ. Wow. Ibig sabihin, may mga maliliit pa ho sa iyo. Tatlo pa. Opo, DJ. That time, 5 years old ka, mayroon pang tatlo. May tatlo pang maliliit na kapatid. Ang pangisyan po pala ako, DJ. Yung dalawang kapatid ko po, puro lalaki po. Yung okay. Bunso, pang huli po. Okay. Pang siyam po pala kayo. Nakalimutan mo ah. Ha? Ano po ba trabaho ni tatay mo that time, ma'am? Anong hanap buhay niya? Sakahan ng DJ. Okay. Yung nanay? Sa bahay lang po, DJ, naalaga po sa amin. Okay. Pero naalala mo nung 5 years old ka, naalala mo nung araw na yun mismo na nalason yung tatay mo? Hindi ko pa masyado matandaan, DJ, dahil maliit pa lang po ako. Okay. So ano po, mula po noon, siyempre, nung namatay po yung tatay mo, sa dami po ninyong magkakapatid, medyo mahirap, no? Maliliit pa po yung mga nakakatandang kapatid mo. Opo, DJ. Sobrang hirap po talaga. Maaga pong nawala ng ama. Kasi sa dami namin, DJ, saka sa hirap ng buhay, mahirap po mawala ng ama. That time po ba, hindi ka pa nag-aaral? Hindi po po, DJ. Hindi pa. O, yung mga nakakatanda mong kapatid, bali 8, nag-aaral sila lahat? O may nagtatrabaho? Yung iba po, nag-aaral po. Nagtatrabaho yung iba? Nagtrabaho po, DJ, sa Bukid lang. Mm-hmm. Okay. So, nagtrabuan po kayo ng pag-iisip? Natainong mo sa sarili mo, siyempre, bakit mahirap kami? Saan yung tatay? Ganun, no? Opo, DJ. Kwento po ninyo, ma'am. Wala yung ama ko po, DJ. Yung panganay po namin yung bumubuhay sa amin. Kaso po, DJ, may sakit din po siya. At saka, 2023 po, namatay po siya. 2003 po, namatay din po siya. Okay. Nung namatay po yung tatay mo, itong panganay na ito, ilang taon na po ba?
Ilang taon na po yung panganay mong nakakatanda mong kapatid? 23 na, DJ. Ah, so nagsasaka siya? Opo, DJ. Then? 2003 po namatay siya dahil may sakit din po, DJ. Mm-hmm. So ilang taon po kayo that time? 8 years old. So tatlong taon na nagpakahirap siya para sa inyo. Bakit po namatay? Anong sakit? Yung bigla na lang po siyang mawala ng malay, DJ, tapos bumubula po yung bibig niya. Ha? Ah, so ano po 'yun? Anong klaseng sakit 'yun, ma'am? Anong nilason din? Okay. Po? Yun po yung inaatake siya, ganun po yung makikita namin sa kanya, DJ. Lagi po ba siya inatake? Halos araw-araw, DJ. So pina-check up po ninyo bago po siya namatay? Anong findings? Hindi po, napa-check up po siya dati, DJ, pero wala pong findings, DJ. Ay, ganun? Natuloy yung check-up niya, DJ, dahil din po sa hirap ng buhay. Okay. So, nakakalungkot, no? Binawian din siya, no? Opo, DJ. Namatay? Natake po kasi siya doon sa may sapa, DJ, tapos hindi po siya natulungan, DJ. Ayun po. Oo. Hindi siya natulungan. Kahit na ano, ganun yung alam po ninyo na araw-araw na siya inaatake, pinapayagan pa rin po ninyong umalis para magtrabaho? Hindi po, DJ. Kasi yun po yung gusto niya. Yung kung gusto niya na magtrabaho sa bahay po, DJ, para po makatulong para po sa aming magkakapatid. Yun lang po yung nagtatrabaho. Simula pong namatay yung tatay mo. Yung nanay mo hindi naghanap ng trabaho? Hindi, DJ, kasi kailangan po ng nanay naming alagaan kami, DJ, kasi maliit pa po yung dalawa kong kapatid. Yung iba po ninyong mga kapatid, ma'am, yung mga sinusundan mo, bukod po doon sa panganay, lahat po ba nag-aaral at hindi po kayo tinutulungan, yung mga kapatid mong maliliit, ikaw? Magbantay? Yung iba nga, DJ, simula po nawala na yung ama namin, DJ. Napariwaraan po, DJ. Okay. Huwag lang umiyak, ah. Tapos na ito. Okay. Napariwara na. Parang nag-rebuild din na, no? Nag-rebuild din na, DJ. Daming bisyo, DJ. Kaya hirap makatulong. Oo. Sige. So, namatay din kalaunan itong panganay po niyong kapatid. Tapos mas lalong nagsasuffer, mas lalo kayong nahihirapan noon. Opo, DJ. Sobrang hirap po, DJ, kasi sa murang edad ko po, DJ, mula noon naghirap kami. Tapos yung iba nagtrabaho na po, yung mama ko mga 10 years old, 12 years old yata ako noon, DJ. Iniwan doon sa kuya ko. Tapos yun, hanggang sa nag-aaral na ako, DJ. Hindi po ako nakapag-aaral ng pag-aaral, DJ, dahil sa hirap. Kaya po, lahat trabaho po dito sa Bukid, ginagawa ko po para makatulong ako sa pamilya ko po, sa mama ko at sa mga kapatid ko po, DJ. Bali, ano po yun, ma'am? Ilang taon ka nung iniwan ka ng kayo ng nanay mo para magtrabaho yung nanay? Parang 12 years old po, DJ. 12 years old. So, ano, elementary ka? Opo, DJ. Anong grade mo na nung iniwan po kayo ng nanay mo? Parang grade 5 po yata ako noon, DJ. Tapos yun, DJ, yes. Hanggang sa nag-aaral na ako, DJ, hirap ng buhay, DJ. Kasi, siyadong malayo din yung para lang, DJ, tapos mahirap din yung buhay. Kaya huminto po ako pag-aaral. Hanggang sa
nakapag, ano na ako, DJ. Nagtatrabaho na lang po ako, DJ. Pumapasok ko na ako na bilang kasambahay, DJ. Para lang makatulong ako sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Mm-hmm. Eh, tumigil pa kayo sa pag-aral? Tapos, hindi na po kayo nag-high school? Hindi na po, DJ. Natapos po ninyo elementary mo? Opo, DJ. Okay. So, ilang taon po kayo nun? 13, 14. Tapos ka na ng elementary, hindi ka na nag high school? Hindi na, DJ. Nakapag-aral ako ng first year high school, DJ. Isang linggo lang. Oh. Hindi na natuloy. Bakit po? Kasi mahirap, DJ. Hmm. Wala pong pang gastos, DJ. Hmm. Hanggang dumaan yung mga taon, DJ, 18-19, nakapag, ano na po ako, DJ, nakapag-asawa na po ako, may kalibin ako dati, DJ. Ilang taon ka na the time? 19, DJ. 19. So, bali, nagtrabaho po kayo ng, saan po kayo nagtrabaho nun? Kasambahay? Kasambahay lang, DJ. Hmm. Tapos, umabot sa edad po ninyo, 19, nagkaroon po kayo ng kalibin partner? Oo, DJ. Saan po ninyo? Saan mo nakilala? Aga, dito lang po sa amin, DJ. Aha. Ikwento po ninyo, ma'am. Tatlong taon kaming nagsama, DJ. Nabuntis po ako, DJ. Tapos, 2013, DJ, ng anak ako. Kaso po, DJ, hindi normal po yung panganak ko. Kasi nag-bleeding po ako galing dito sa bahay, DJ. Saka malayo po yung hospital dito sa amin. Mm-hmm. Yung doon po sa hospital, DJ, hindi po ako na asikaso, DJ. And nilipat po ako, DJ, doon sa sa hospital. Doon sa, hindi ko na lang po mabanggit, DJ. Tapos hindi po ako na asikaso, DJ. Tapos mga dumating po ako doon sa hospital. Mamayang hapon po, mga bukas po, bago ako po na asikaso. Mm. Sinabi po siya na, sinabi po ng doktor na ICS na lang po daw ako, DJ. Uh-huh. Tapos yung DJ, pagka CS ko po, hindi ko po na ini-expect na time na yun po, DJ, na nawala po yung anak ko, DJ. Mm, matagal yung pag-labor po ninyo? Opo, DJ. Mm-hmm. Pero ramdam mo yun eh, no? Nung bago ka mag bago ka nila i-operahan, ma'am, may na-notice po ba yung doktor? May sinabi na, ganito yung heartbeat niya, parang bumagal, ano po? Hindi ko na po nangahala, DJ, kasi naghihirap na po ako, DJ. Mm-hmm. Nung walang kain na kapalik sa amin, DJ, tapos nagsusuka po ako. Uh-huh. Parang hindi ko na po halos makikita yung nanay ko, DJ, kasi malabo yung paningin ko dahil sa panghihina ko, DJ. Ano po ba trabaho ni Mr. po ninyo, yung kalibin partner mo? Sa bukid lang po, DJ. Okay. Tapos ikaw habang nagdadalang tao, dyan ka sa bahay? Oo, DJ. Hindi po kayo na na ultrasound, na pa-check up? Nakapag-check up naman po, DJ. Kasi palagi naman po akong pumunta doon sa center, DJ. Mm-hmm. Okay lang naman, DJ. Okay lang naman sana. Yun nga lang, siyempre natagalan nga po yung ano mo, yung pag-deliver mo, no? Kasi due date mo na, inabot pa ng 24 hours bago ka isinies? Oo po, DJ. Wala? Hmm. Ay, baka tumain na ho yung bata doon sa tiyan mo. Oh, pero yun ang kakalungkot nga, no? Namatay yung bata. Opo, DJ, kasi po ang sakit lang po sa akin, DJ, na sa loob ng isang buwan hanggang sa siyam na buwan ko po siyang dinadala, DJ, sa kainangatan po. Hindi ko po in-expect na hindi ko lang man siya makikita, DJ, at hindi ko lang man mayakap, kasi pag sis po sa akin, wala pa akong mali, DJ. Hindi, pinalabas na yung bata, DJ, nakasilid na sa karton, DJ. Hindi na pwede makita, DJ. Hmm? Hindi na binigay sa inyo? Hindi na, DJ. Hindi ko nga nakita yung bata, DJ. Premature po ba yun, ma'am?
DJ, normal DJ. Oh, normal naman. Oo. So, nung ano, sino po yung kasama mo dun sa ospital na yun? Yung ama ko, DJ, yung stepfather ko, tapos yung kalibin ko po. Aha. First baby po ninyo yun, oh? Opo, DJ. Okay. Ayun na nga, nung nagkaroon na po kayo ng malay, hinahanap mo yung anak mo kung saan na. Oh. Ano po yun? Paano po yun? Government hospital? DJ? Government hospital din po ba yun? Private? Private po, DJ. Oo. So, private na nga. Tapos, tumagal ng 24 hours bago kayo natupag? Bakit po, ma'am? Ano, humingi ba silang down payment? Ganun po ba? Ganun po, DJ. Hiningi silang down payment, DJ. Ganun naman talaga dito sa Pinas, eh. Pero, may, ano, nung nagkaroon, dapat na-provide na po ninyo kaagad yun. Yung mama ko po, DJ, dahil po din sa hirap, umahanap pa sila ng pera, DJ. Naghanap pa. Kaya yun ang rason na tagalan po kayo asikasuhin. Yan po, DJ. The time po kasi wala pang mga malasakit center, eh. Diba? Way back 2000, anong year yun? 2003, ah. Anong taon ka, ma'am, ng anak? 2013, DJ. 2013. Wala pa. Okay. So, yun nga po, no? Sana lumipat na lang kayo dun sa ano, sa government hospital? Sa paanakan mismo? Hindi ko na po yun na isip, DJ, kasi wala na po akong malay nung time na yun, DJ. Tapos, yun nga po, no? Ano po yun? Nagbayad ba ako kayo sa ospital nung nalaman mong namatay yung anak mo? Oo, DJ. Nung time na yun, DJ, hindi ako nagising, DJ. Pagising ko na lang po. Nising ako ng nurse kinabukasan, DJ. Tapos doon ako sa room ko, DJ. Tinatanong ko po sa mama ko, DJ, kung nasaan na yung anak ko. Umiiyak na po yung mama ko, DJ, sabi niya. Mapakatatag daw ako kasi siguro hindi po para daw sa akin yung bata. Kasi po, DJ, sinasabi ko lang po sa mama ko. Sana lang man nakita ko yung bata, DJ, kahit na hindi man siya nabuhay, DJ. So, hindi po kayo nag-complain, ma'am? Hindi po kayo nagkaroon ng ano? Anong sagot ng ospital nung hinahanap ninyo kung saan yung bata? Anong ginawa nila? Wala po. Yung mama ko lang po yung nagsabi sa akin, DJ. So, hindi na po ninyo hinabol po yon. Wala na. Hindi na kayo nag-file ng case? Nagpa-imbestiga? Hindi na lang po, DJ. Okay. Tapos? Lumabas ka na? Nalibing doon sa amin, DJ. Matagal din kasi po ako nakalabas sa hospital, DJ, mga halos isang buwan, DJ, dahil nagpalakas ako doon, DJ, at saka naghahanap pa ng pera yung mga magulang ko po. Mas lalong lumaki yung babayaran ninyo that time. DJ, pero tinulungan naman po kami ng barangay kasi namin, DJ. Ano po yun, ma'am? Sabi mo na naipalibing yung bata? Oo, DJ. Ibig sabihin, tinurn over din po pala sa pamilya mo yung bata ng hospital. Oo, DJ. Doon sa kalibin ko po, DJ. Yung karton na, kasilid na yung bata sa karton, DJ. Tapos, pinakuin na doon sa amin, DJ. At saka pinalibing, DJ. Yun nga lang, hindi mo nakita. Oo, DJ. Okay. Now, anong nakalabas na po kayo after a month, ma'am? Anong nangyari? Na, DJ. Paglabas ko lang po, DJ. Matagal po ako nakarecover, DJ. Matagal ko po. Hindi yung mga nangyari, DJ. Kasi Supre. Po, iniisip ko, DJ, na lahat-lahat na lang po, DJ. Mahal ko sa buhay, DJ. Parang nawala sa akin, DJ.
Hindi pa po ako nakarecover po, DJ. Mula nung nawala po yung papa, DJ. Saka yung kapatid ko, naisip ko, yung anak ko naman po, DJ. Kapatid mo? Po. Yung kapatid namin, DJ. Tapos yung anak ko naman po yung nawala, DJ. Tapos, okay. Mula nung DJ, matagal ako, muna tanggap ko naman, DJ. Tapos, 2013 yung DJ, tapos 2021 DJ. Mamatay naman yung asawa ng kuya ko, DJ. Kasi may sakit siya, DJ, sa heart, DJ. Tapos, buntis na naman siya, DJ. Buti na lang, DJ, na ilabas yung bata. Tapos, kailangan naman, wala namang mag-alaga sa bata, DJ. Tapos, yun, DJ, kinaampo nila sa akin. Ikaw na yung umampon. Anong taon po yun? 2021, DJ. Ah, okay. So, ibig pong sabihin, 2013 po kayo nagkaroon ng anak. Ito nga pong namatay. Tapos, nagsama pa ako kayo ng kalibin partner mo hanggang 2021? Hindi, DJ, nagkaiwalay kami nung kalibin ko na yun, DJ, kasi hindi po kami nagkaintindihan. Anong year? 2016, DJ, nagkaiwalay kami. Hindi po kayo ulit nagkaroon ng anak? Hindi ka nabuntis? Hindi na, DJ. Okay. Kasi natakot na po ako, DJ. Okay, sige. 3 years pa ho yung tinagal ng pagsasama ninyo. And then, nagiwalay kayo 2016. Tapos, wala na po kayo nakasama ulit until 2021? Until now? Ngayon, DJ, may kinakasama na ako, DJ. Yung kasama ko ngayon na pumuhay sa bata na inaalagaan ko, DJ. Saan po ba yung, di ba sabi mo, pumangkin mo yan? Pumangkin. Sa kapatid mo. Ngayon, namatay po yung asawa ng kapatid mo. Ba't po ikaw ang umampun? Kasi po ako po yung nakita nila, DJ, na wala daw akong anak. Pero ano po, may trabaho po kayo nung time na yon? Year 2021? Wala, DJ. Kaya nga, DJ ang hirap, DJ, kasi wala po akong partner noon. Ako lang po mag-isa. Eh, hindi ko po alam, DJ, kung paano ko bubuhayin yung bata na yon, kasi 2 buwan pa lang, DJ, simula namatay yung mama niya. Pero bakit naman hindi po kayo naghanap ng trabaho? Ano pong pinagkabalahan ninyo the time? 3 years ago, ah. So, ikaw po the time, nasa 27 na, hindi po kayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho, DJ. Kasang bahay, DJ. Okay. Ayun naman pala eh. Now, nagkaroon po kayo ulit ng ka-live-in. Anong year? 2022, DJ. Po? 2022. Ah, 2022. Sino naman po itong lalaki? DJ? Sino po itong lalaki, ma'am? Magitin ko. Pwede I mean, bang mangitin? Ano po yan? Ka-barangay lang din po ninyo? Napakasal po pa kayo? Doon siya, taga-alawil, DJ. Hindi pa kami nagpakasal, DJ, kasi bago pa lang kami. Ay, 2022 po ako, pa ho kayo nagsama. No? 2 years na rin, DJ. 2 years na rin po kayo nagsasama, di ba? Okay. Oo, DJ. So, anong trabaho ni ka-live-in partner mo? Sa Pukid lang, DJ. Asa ngayon, ikaw kasang bahay? Oo, DJ. So, sa 3 years... Pero mahirap, anong dumating yung bata, DJ? Yung mahirap talaga, DJ, kasi wala pong nagbibigay ng sustento kahit po yung ama niya. Saka, lahat pong ginagawa ko, DJ, yung trabaho na hindi ko makakaya para lang po. Iparamdam ko po sa kanya, DJ, na karihap po kami ng pinagdaanan, DJ, ng bata. Nakikita ko po sa kanya, DJ, kasi... Yan, nawalan po siya ng ina, DJ. Tapos ako, nawalan po din ako ng anak. Kaya sinabi ko sa sarili ko, DJ, baka pinagtagbo kami ng batang to.
Hindi. Yung kapatid po niyo yung tatay, di po ba? Oo, DJ. Hindi nagsusupport. Alam niya, wala kang capacity, na kapasidad na ano, na suportahan po yung bata. Yung pamangkin mo. Hindi, DJ. Kasi doon, nung namatay yung mama niya, DJ, sinabi nila, nag-usap sila sa barangay, DJ. Sabi nila, tutulungan daw nilang magbigay ng sustento yung pamilya, sa side sa mama ng bata, DJ. Saka yung papa, DJ. Pero hindi naman po natupad, DJ. Okay. Siyempre bata yan, pamangkin mo na rin, kadugo mo na rin kung tutusin. Kaya hindi mo matiis, no? So habang nagtatrabaho po kayo, ano po yan? Sino binagbabantay? Kasi pumapasok po kayo bilang kasambahay. Sino nagbabantay sa kanya? Simula kung dumating na yung bata sa akin, DJ, hindi na akong nagtrabaho. Ako na lang po yung naaalaga sa kanya, DJ. Okay. Sa awa ng Diyos, okay naman. No? Okay naman. Yung malusog naman, walang sakit, walang problema sa kanya. Okay naman, DJ. Malusog naman. Kasi hindi yun nag-breastfeed. Hindi po yun na kasuso sa mama niya, di ba? Hindi naman po pwedeng ikaw ang pasuso dyan. Ibig sabihin, ikaw po talaga ang maghanap ng pambiling gatas, no? Yung na DJ, kahit magtrabaho sa bukid, yung pang-arawan DJ, yung magtrabaho, yung sinasawran ka po DJ araw-araw, titiis ko na lang po DJ kahit sobrang init po DJ para lang sa bata, para maibigay ko po yung pangangailangan niya. Pero bago po kayo nun, bago mo yun tinanggap yung bata, wala po kayong plano na magsapalaran, pumunta ng lumuha sa Maynila o mag-abroad? Kasi kahit sa Middle East, pwede po kayo mag-apply, di po ba? Di po kayo nangangarap ng ganun, ma'am? Hindi, DJ. Sabi, natakot po kasi ako, DJ. At saka sinabi naman po nila, DJ, hindi daw po hindi mag-abroad yung CS, DJ. Ah, CS po pala kayo? Oo, DJ. Bawal po ba mag-abroad yung may CS manager? Kasi marami tayo, si Pakas, di ba? Si CS din yun, ah. Balik-balik naman sa abroad, ah. Ha, ba? Hindi, ah. Si Pakas, si CS po yun, eh. Ha? Balik-balik, ikot-ikot niya lang naman po yung Lebanon, Hong Kong, Singapore, Taiwan. Ikot-ikot niya, ah. Si CS po yun, ah. 3 years old nga po yung anak niya, eh. Nung nag-upisa nang nag-abroad, CS din yun, ah. Pero yun ang sabi sa inyo, ma'am, bawal. Oo, DJ. Bawal po ba? Baka nga siguro, nung sa iba. Hindi bawal, ma'am, ah. Hanggat kaya mo, fit yung katawan mo sa pagtatrabaho. Mas lalo ikaw kasi sanay ka sa bukid. Pwede po, ah. Yun ang sabing hindi. Kaya nga may medical, di ba, ha? Tsaka fit to work kayo bago kayo mag-abroad. Oo. Tingnan din po yan kung kakayanin ba. Hindi po. Ha? Hindi po. Maganda yung kalusugan ko, DJ. May experience po ako sa kalusugan, DJ. Saan po? Saan yung diferensya, ma'am? Hindi po normal yung manto ko, DJ, tapos may problema ako sa katawan, DJ, may bukol po ako sa pati ng katawan ko, DJ. Hindi po ako nakapag-check up, DJ, at saka hindi po ako nakapag-opera ng bukol sa katawan ko, DJ, dahil sa hirap. Anong bukol po yan, ma'am? Ikwento po ninyo. Saan yung bukol? Anong klaseng bukol yan? Pabilog, DJ, tapos dito sa dalawang paa ko, DJ. Dalawang paa? Sa baba? O sa hita? O, dito sa baba, DJ. Paano yan? Mula nung bata ka? Andiyan na po ba yan? Mga, simula yung bulagan ako, DJ. Anong cause? Anong dahilan, ma'am? Hindi ko po alam, DJ, kasi bigla na lang po yan. Pakibukas nga po ng kamera, ma'am. Pwede. Tapos itutok mo yung kamera sa bukol.
Tingnan ko lang ha, huwag mo ipakita ang mukha mo. Dun sa bukol lang, ma'am. Huwag yung anong klaseng bukol ha. Paki-open nga po ng camera mo, ma'am. Tingnan ko lang. Tingnan ko nga po kung anong klaseng bukol yan. Tingnan. Diyan po kayo. Ah, okay. Diyan po kayo sa bahay ng na pinapasukan mo ngayon. Opo, DJ. Yan po, DJ. Ay, sa ibaba. Ay, laki nga. Talampakan. May isa-isa po kong paa, DJ. Meron po, DJ. Meron din. Hindi masakit pag maglakad po kayo? Masakit po, DJ. Kasi naiipit po sa DJ. Okay, guys, ha? Parang... Dito, tapos dito talampakan sa paa, mayroong ganyan, oh. Bukol na parang may laman, parang tupe, parang ganun ba? Yung parang, hindi po talaga ninyo pina-check up yan, ma'am? Pina-check up, DJ, tapos sabi ng doktor po, kailangan na pong operahan, DJ, kasi minsan namamaga po siya, DJ, halos hindi po ako makalakad. Baka ano po yun, anong findings? Kasi pag ganun po kasi na na-expose yung paa mo sa mga dumi. Actually, naranasan ko din po yan, pinaoperahan ko yun sa akin nung nasa ibang bansa pa ho ako. Kasi sa company namin, may mga sapatos doon, no? Iba yung suot sa labas, iba yung sa loob. Ngayon po, matapos kontrata na mga nagtatrabaho sa loob, kung sino yung mga bagong trabahante, papasa lang yung sapatos nila, kaya may mga sakit sa paa. Kaya nawaan din po ako, maparang ganyan. Pinopirahan ko po yun sa abroad, nga lang doon kasi libre. Dito kasi Pilipinas, mahal-mahal yan. Masakit po talaga yun. Oo. Masakit, DJ. Matagal na po ba yan, ma'am? Matagal na, DJ. Hindi ko na maalala, DJ. Sus. Paano kayo maglakad? Kapaika-ika? Patuwad-tuwad, ano? Paraan, DJ. Ha? Paraan? Ganun na. Basta mga kalakad, no? Oh, at least, may trabaho ka. Okay. Yung anak niyo po ngayon saan? Kasi sa bahay po kayo ng amo mo. Doon sa kalibin ko po, DJ. Nagtatrabaho yung kalibin ko sa bukid, DJ. Tapos, nagbabantay din ng bata, DJ. Ilang taon na po ngayon? Tatlong taon pa lang, no? 3 taon na yung bata, DJ. Tapos 2 taon na po kayo nagsasama nitong kalibin mo. Hindi po kayo nabubuntis. Hindi, DJ. Kasi may problema din po ako sa monthly po, DJ. Ah, okay. Hindi kasi, DJ, kailangan pumunta ng kaligay. Kasi, okay. Kamahalan din yung mga gamot, DJ. Hindi natuloy, DJ. Sa ubigay ni, anong sabi? Kailangan ko po daw kasi magpagamot, DJ. Nagpunta ko doon, DJ. Sabi niya, kailangan ko doon uminom ng gamot, DJ. Pero sobrang kamahalan nga, DJ. Tapos, sa loob ng 3 buwan, DJ, bumalik daw ako doon sa ubigay ni, DJ. Para ituloy yung follow up pag-gamot ko, DJ. Pero hindi na po natuloy, DJ, kasi nahiraw, DJ, simula may binubuhay naman ako, DJ. Ay, hindi. Unahin mo yung health mo. Total, kahit paano, may source po kayo, may pinagkukunan kayo ngayon. Oo, di ba? Pag may time, pasama ka dyan sa amo mo. Kasi dalhin ka niya dun sa ano? Kahit dun sa mga government hospital. Kasi may mga program naman po yan sila. Yun nga lang, kinakailangan din mismo minsan. Depende po yan, ha? May hinahanap na dokumento, no? Para sakaling maano po kayo, maka-minipisyo po kayo kung wala po kayong mga PhilHealth. No? Pakalakasan din minsan, humingi po, butanti po ba kayo dyan sa lugar nyo? Alam mo naman kasi kay Cap o kay Mayor, pag hindi ka nila butanti, hindi ka nakaristo, nga. Ano po? Nakarehistro po kayo dyan? Oo, DJ. Ayun naman po pala eh. Humingi po kayong advice. Patulong po kayo dyan sa amo mo. Kung mababait naman sila. Pwede po kayo humingi ng leave. Unahin mo yung health mo. Diba? At least nandyan po yung may
Ano po yung bata na yun, babae, lalaki? Babae, DJ. Babae, inaasa mo dun sa ano mo, kalibin partner mo? Oh, DJ, doon naman po din yung mama ko, DJ, kasi okay. Nakikita kami sa mama ko. Tuwing ano po yung uwi mo doon para magbakasyon, makita mo yung kalibin mo? Every 2 months, DJ. Oo. Every 2 months? Every 2 months po yung day off mo? Oo, DJ. Okay. So, yung mga pinag dadaanan ko, DJ, yung mga sakit na nararamdaman ko noon. Ngayon, DJ, sabi ko sa sarili ko, nakukuha na ko siguro yung sa mga kapatid ko, sa mga ginagawa nila sa akin, DJ. Kasi simula yung namatay yung papa ko, DJ, lagi na lang silang nasa inuman, DJ, laging umuwing lasing, DJ. At minsan po, DJ, sinasaktan din po kami. Sinasaktan ka ng mga kapatid mo nung araw, nung bata ka? Oo, DJ. Oo. Nakapagtataka kasi bakit dalawa po yan? Magkabilaan po yan sa paa mo, ma'am? Pare-pareho yung mukha? Oo, DJ. Okay. Kasi kung isa lang sana, masabi ho natin baka nakaano po kayo, nakaapak lang po dyan bubog kayo lumaki ganyan, no? Pero pag dalawa talaga, pareho yung mukha, ha? Oo, DJ, yan yung sabi ng doktor, DJ, baka may naapakan ako, DJ. Sabi ko, wala naman po, doktor, kasi pareha lang po yung same lang po silang dyan tumubo, DJ, saka magkabila. Pina-ultrasound po ba yan o in-x-ray yung paa mo para makita kung ano yung laman? Hindi, DJ, pinapacheck up ko lang doon sa doktor, DJ. Hindi po uso sa inyong hindi po kayo humingi ng second opinion, di ba? Uso po sa inyo yung butbot, ma'am. Alam mo yung butbot? Oo, DJ. Ote, sinubukan mo? Ano hindi, mo? DJ, kasi... Sinubukan mo, baka may mga pako yan dyan sa loob. Alambre, mamaya, o. Oh. Nakaapak ka pala ng pako, o. Oh. May naano po kayo? Naka-open na po kayo ng ganyan? Na-open mo na po ba ito sa iba? Sa amo mo? Oo, DJ. Alam na ng amo ko, DJ. Pati yung naramdaman ko may ulcer din po, DJ. Ulcer? Alam ko na yung naramdaman, DJ. Kasi yun nga noon, DJ. Huli pa ako. O hindi na sasaktong oras kumakain, DJ, simula nung mama namin, DJ, yung nagtutrabaho, tumutulong sa pagtutrabaho sa mama ko sa bukid, DJ. Hindi na maalala yung saktong oras pagkain, DJ, kaya hayun. Pakibukas nga po ulit ang camera mo. Gusto ko lang makita. Pakibukas ulit ng kamera mo. Gusto kong makita yung ano, yung mukha mo. Di kita pakita sa live, ah. Gusto ko man lang makita kasi doon mo makita sa mata ng isang tao yung sakit na nararamdaman niya. Gusto ko makita sa mata mo ngayon kung may sakit. Buksan mo nga po yung kamera mo para mamaya baka... Okay. Saan ka na? Pumasok ka saan? Patingin nga po ng ano mo, mata mo, ma'am. Ganyan mo. Ito. Tingnan, baba mo nga, ma'am. Patingin. O, online consultation tayo ngayon, ha? Sa kabila. Okay. Mga daliri mo, patingin. Ayun, makikita mo sa kanya. Ito, DJ, hindi maano, maganon, DJ, kasi namumaga siya, DJ, simula nung nagtatrabaho ko sa bukid, DJ. Hindi na ma-straight? Hindi na ma-ganito? DJ. Okay. Mabuti, naunawaan ka ng amo mo na ganyan, no? Na ganyan, ganyan kalagayan mo.
Ay, nakikita yata sa background sa likod. Kita niya yan. Ito. Dito siya eh. Oh, nakikita ko siya. Ngayon po, at least awa ng Diyos, may trabaho po pa rin kayo, no? Oo, DJ. Ito daw mga DJ. Kaso kulang-kulangan pa nga yun, DJ, kasi yung binubuhay ko naman yung bata, DJ, tapos napupadala din po ako sa mga magulang ko, sa mga makunong pera, at saka sa stepfather ko, DJ, kasi pambili nila ng mga gamot nila, DJ, kasi may mga sakit din po yun sila, DJ. Ilang taon na po ngayon yung nanay mo? 60 plus na, DJ, may high blood, may ulcer din. Saka yung stepfather ko, DJ, may pneumonia. Hirap pala kung magtipon-tipon kayo sa bahay nyo. Lahat kayo may problema, no? Yung isa ay may ubo, yung isa may sipon. Iba, ganun. Ang saya siguro, no? Hindi, pero alam mo po yun. Kabuhi, no? Smile lang po tayo, pero imagine, ha, guys, no? Pagka ganyan. Lahat may problema, financial. Alam po natin, no? Pinakapos ka. Dahil mabait ka, kita naman natin yung nung bata ka pa hanggang ngayon. Kinupkup mo yung pamangkin mo, tinuring mo bilang anak. Okay. Naghihirap ka para ma-provide mo yung pangailangan niya. Natulong na rin ng kalibiin mo ngayon. At least mabait yung kalibiin mo, mama. Kahit na hindi masabing libiin, dapat partner kayo, sa magkasama kayo sa lahat ng bagay. Pero ito ngayon, malayo ka sa kanya. May pangangailangan yun na hindi mo maibibigay. Malayo ka eh. Every 2 months ka pa umuwi doon. Mayroon po kasi yung ibang lugar, sa ibang lugar ka. Tapos ibang lugar ka na nakarehistro, ma'am. Mahirap humingi ng tulong pag ganyan. Kasi nangangamuhan po kayo dyan. Tapos, saan po kayong lugar, ma'am, ngayon? Dito sa Davao, DJ. Davao City mismo. Oo, DJ. Tapos, yung hometown po ninyo, saan? Sarangani? Oo. Oh, kita mo. Hirap talaga maghingi ng tulong pag ganyan. Sabi nun, umuwi ka dun, dun, balik kayo dun sa lugar mo, dun ka humingi ng tulong, ganyan. So, hindi naman major operation kasi ang gagawin dyan sa paa mo eh. Sa PhilHealth, hindi kasama yan. Oh, masasabi natin pag siguro maku-confine ka 3 days siguro, te. Baka pwede, no? At saka kung wala ka namang PhilHealth sa ngayon, kahit kukuha ka, kung wala namang hulog yan, deactivated pa rin, wala din. Malasakit center, pwede ka humingi ng tulong doon. No? Para po yun sa indigence. Malalaman naman nila eh. No? Sa tulad mo na ganyan, yan lang source ng income mo. Ayun, magpatulong ka na lang sa amo mo. Yes. Tsaka wala rin po kami maibigay sa inyo na tulong ngayon. Kasi ako kapos na rin. Hindi ah. May laman pa yata yung GCash. Kung may 500 ako, gusto mo 500? May 500 ka? May GCash ka, ma'am? Wala nga, DJ. Wala din. Hindi, walang 500. Baka kapitbahay po ninyo dyan. Baka meron po, ma'am. Hingiin po ninyo, ha? Kapitbahay mo ng amo mo. Baka mayroon po dyan na, ano, na pwede ka mag-cash out. Namaya, bawasan niya na lang 20 pesos. Yan naman uso ngayon, eh. Or, pambili ka ng ano dun. Kailan ka pa uwi dun sa lugar nyo? Sa November pa, DJ. November pa? Tagal pa. October 1 pa lang ngayon. Ipapadala mo na lang doon. Baka mayroon po sila doon. Kinanay mo na lang. Idiretso natin 500 doon. Baka mayroon po doon nagpapakash out sa GCash. Mayroon po doon? Mayroon po yan dyan, ma'am. Kahit sa mga ano, sa mga tindahan ngayon, mas marami pong mga nagpapakash out kaysa naman sa mga pawn shop ka pupunta. Ang hirap. Oh, mas maraming mga nagpapakash out dyan sa mga tindahan. Halos lahat ngayon, yan ang business, di ba? Kahit sa probinsya. Oh, cash in, cash out, ganyan. Gcash, cash in, cash out.
Kahit nga po yung iba, sa bahay lang nila, sa gate lang nila, nalagay nila, cash in, cash out, oh. Yan awesome business ngayon, ha? Oh, saan ka pa? Oh, maglagay ka lang, magpa-skill ka lang dyan, magpa-print ka, tsaka magpa-laminate, cash in, cash out, GCash. Sabit mo sa gate mo, bawat transaction may 20 minimum. 20 ka na. Ay, saan naman pupunta ka pa ng cash out doon, oh? Ah, ng Palawan? Oh, pumasahi ka pa kung malayo ka. Yan, minsan sa kapitbahay mo mayroon na. Ano po, ma'am? Sige po, ha? At tawagan po kayo ng manager mamaya, off-cam. Or baka may provide ka po dyan na account. Oo, sino po? Kay sino po yung ano? Pwede natin isend. Sa'yo o sa nanay mo. Yun na lang, ha? I-PM mo dito sa hotline natin. Dito po, sige. Dito mismo, ha? Sa tinatawagan ko sa'yo. Okay, sige. Mm-hmm. Salamat po, DJ. May sasabihin ka pa, Margie? May tamyawon ka? Batiin? Taga-Sarangani? Wala na? Wala na, DJ. Ah, tulog da. Thank you so much, ha, Margie. Thank you, thank you. Magandang hapon. Okay, sige. Okay. There you have it. That was Margie of Davao City. Yun yung mga grabe yung pinagdaanan nila, no? Kaya po, doon sa kwento niya, makita mo naman talaga, no? May pagkamalnari si ma'am, ay, niwang niwang. Siguro, ano, siguro mga 40 kilos lang siguro si girl. Kaya nagka-ulcer si ma'am. Hmm. Wanted love lines. Ganun po talaga yung ulcer, di ba? Hindi mo naman basta-basta mararamdaman yan, manager. No? Kung inabuso mo yung sarili mo nung araw, mga ilang years, no? Bago mo mararamdaman na parang iba to, ganyan-ganyan. Kasi nalipasan ng gutom, buti nga ulcer lang, hindi ka nagkatingkuling, eh. Naranasan ko po yan, oh, nung June, ha, sobrang diet ako, naalala po ninyo. Nung June, oh, tapos sa linggo po yun, nasa bukid ako, nananame ako dun, tapos nalipasan ako ng gutom. Diet-diet ba? Wow. Timan, lipong. Kalain mo yun, 2 buwan lang, wala pang 3 buwan, yung nawala sa akin na timbang ko, nasa 12 kilos. Tubig-tubig lang kasi, pag uminom ko ng tubig, solve na, eh. Medyo mahirap sa una, pangalawa, 3 araw na hindi ka kumakain ng kanin. Mahirap, pero kalaunan parang wala ka ng gana kumain ng kanin talaga, as in. Pero nung sobra naman payat ako, iba, oh, Doku Lakigman, sabi ko, kawawa, may tsura kuli, oh. Nagla-live ako dito, may nag-comment paminsan, sabi, DJ, ano ka gumagamit? Ba't sobrang payat mo? Tapos nagpakalbo pa ako. Wow! Oo, kalahin mo yung alas 4 doon ako sa bukid. No? Tapos mga alas 8 pa lang, parang iba yung feeling ko, ah. Parang tuwing sadul-sadul ko, buhat ko ng sadul. Nawala yung paningin ko, ah. Isa pa. Wala na talaga. Gapang ako ngayon. Paggapang ko. Umupo ako doon, mabuti na padaan si Utol. Sabi, parang nanahimik daw, kaya nanahimik. Bakit tahimik daw minsan na yung wala siyang marinig na pang sadul? Pshu! Yung pala, lipong na ako. Ang pangit pala, no? Yung lamig na lamig na ipakiramdam mo, wala kang makita, wala kang marinig. Akala ko ba naman katapusan ko na? Kung hindi ako pinisil ni Utol dito, manager, saka hinila yung pre-koy-koy ko, siguro namatay naman talaga to ako, Tol. Sabi ko, Tol, mabuti may nahila ka pa, Tol, ba? Kung hindi niya ako binugahan daw ng usok si Grillo niya, hindi ako nagising, as in, ganun pala yun.
Sabi ko, eh, diet pa more. Hindi pa ako kumakain ng kanin noon, ha, pero ngayon kumakain-kain ako. Kunti lang. Kasi parang nasobrahan naman ako diet. Yung itsura ko, lubog na dito, libog, lubog mata. Akala nila gumagamit ako, sus maluwag. Mag-diet lang ako, siyempre, para din sa kalusugan natin. Ha? Unahin muna natin yung mga pag-diet-diet bago po tayo mag... Alam mo yun? Ayoko kasi na magkaroon ng sakit. Ayoko na magkaroon ng mga maintenance. Bata-bata pa natin. Dapat magpa-fit muna tayo, no?